si Professor Gabriela. Magandang araw po ulit sa inyo, sir. Magandang araw sa Pilipinas. Magandang gabi dito sa California. Okay, sir, maibalik lamang po natin kanina yung pinag-uusapan po natin. Ano, kumusta po ba para magkaroon din po kami ng impormasyon ngayon, lalong-lalo na sa mga tagapakinig po natin. Ano, ang kasalukuyan po nating kaganapan dyan, dulot nga po na itong wildfire na nangyari dyan po sa California, sir. So napakalawak ng sunog dito, wildfire nga tawag nila. Halos buong Northern and Southern California may mga sunog. There were at least 28 major fires statewide. Marami. Napakalakas ang hangin, napakainit ng panahon, 110 degrees Fahrenheit or nasa 44-45 degrees centigrade ang temperature. Tuyong-tuyo yung mga pine tree. Ang pine tree naman, combustible materials. So pag nadapuan ng apoy, talagang sasaglab, malakas ang apoy. Nasusunog. Ang bilis ng kalat ng sunog. Maraming mga evacuees ngayon. Professor, anong oras po ba sa pagtaya po natin? Nag-start? Ito po wildfire dyan po sa area po natin? Actually, ano na to? Last week, 2 weeks ago, may mga sunog na sa mga forest ng California dahil sa kidlat. So, cause ito ng kidlat na kumalat. Tapos, tuloy-tuloy, 75% contained, tapos 20% contained, and then later on, lumakas ang hangin, nasa 100% uncontained na naman, back to zero na naman. So, ang kalat, daming kalat ng apoy. Sana sabi ko nga, 28 major fires statewide. Napakalaki ng apoy. Pero so far naman po ba, Professor, wala naman po tayo mga casualty dahil naman po sa nangyari po nga ganyang insidente sa lugar po natin? Dito sa Sacramento County, may counted na 3 kanina. Hindi lang nila napangalanan pa, pero latest yan this evening sa news. Marami pang mga casualty na hindi pa na-report. Pero kalat, statewide, napakalawak ng sakop nito. Ngayon, Professor, maaari po ba nating isalarawan ito pong current situation po natin dyan na compare po natin before at ngayon naman po na nagkaroon po tayo niyan, sir? So, kung maalala nyo, 2 years ago, yung Paradise Fire dito sa Northern California, maraming namatay doon, 80 nata, maraming affected na families. Ngayon pala sila nag-recover. Tapos ngayon dumating na naman itong wildfire na ito. Napakalawak ito, napakalawak na sakop ngayon. Kanina buong araw, hindi pumasok yung araw dito, yung sunlight, wala, sirado. Puro kami parang lahar na pumutok yung Mount Pinatubo noon. Parang ganito ang sitwasyon namin dito, napakadilim. Puro abo. Situation po natin ngayon sa area po natin. Kumusta naman itong pagtugon naman po ngayon ng mga otoridad po natin dyan, sir? Nako, napakanipis na yung resources kasi kalat sila. Humingi na sa ibang states na tumulong dito. Nagpapadala na sila ng aeroplano, water tanker, mga C-130, napakalaki. Mga aircraft, mga tutulong sa pagsugpo ng apoy na ito. Kahapon, hindi nakalipad yung mga aircraft dahil napakalakas ang hangin. Napakadilim, napakalakas ang hangin. So ngayong araw lang na medyo may opening, nakalipad yung mga helicopter, nakalipad yung mga aeroplano para bumuhos ng tubig. So hopefully, tomorrow, ganun pa rin, may opening pa rin para matulungan yung pagsugpo ng apoy na ang bilis ng kalat. Usually kapag sa mga ganito po nga kaganapan dyan po sa area po natin, Professor, ano po itong mandato ng atin po nga gobyerno sa atin? Ano yung normal na nasa loob lamang po tayo ng ating kumakabahayan? And tigil po, ito po mga operations po natin, Prof. So ito naman may mga mandatory evacuation. Police mismo ang gumagalaw, pinapaalis yung mga tao sa area na may mga sunog. At saka at the same time, nasa COVID pa tayo, COVID case, pandemic. Ang tao ay dapat stay at home sila. May mga area na pwede silang lumabas. So,
double whammy, pandemic, tapos sunog, drought, napakaraming problema. So mandated na pag nasa area ng sunog, lahat na tao, forced evacuation, dinatanggal sila sa lugar nila at dinadala sa hotel. Marami dito, mabuti may mga maraming hotels na pwede silang idalin. Kahit pa paano, well, accommodated naman po. Ito po mga kababayan o mga residents po natin dyan, sir. So far, well accommodated naman sila. At saka yung Red Cross dito, US Red Cross, tapos mga Salvation Army, may mga space sila na ino-offer. So, may pupuntahan yung mga tao. Ito pong mode of transportation po natin dyan ngayon. Kumusta? Natigil na din po ba tulad po nitong wildfire, Sir Gabriel? So, yung mga major interstate, alimbawa I-5 from California, Oregon, Washington State, may mga portions na naka-block, naka-close dahil yung apoy ay nagko-cross na sa highways. So, hindi lang I-5, ibang mga state highways pa, naka-close na rin dahil ang apoy kumakalat. Okay. Anyway, with that, maraming salamat po, Professor. Baka meron na lamang po tayong gustong panawagan o paalala sa lahat din naman po ng ating po mga tagapakinig. Go ahead, Professor. So, sa mga affected ng mga wildfire na ito, bivigilant lang tayo. At least, ready tayo sa ating mga backpack in case na kailangan na i-evacuate tayo as soon as possible. Safety is our priority pa rin. Salamat po, Bombolin. Okay, with that, maraming salamat. Keep safe po sa inyo, Professor. Thank you. Bye-bye.